Ako po uli ito, Gary Granada po. Doon sa aking unang audiocast na ginawa. Ngayon ko lang nalaman na audiocast pala ang tawag doon. Marami pong nagpasalamat sa quick 2-minute music education. Walang anuman po, nakaisang semester na po kayo. Ito na po yung pang second sem. Madalas po ako tinatanong, alin po ba yung nauuna, yung music o yung lyrics? At ang simple na sagot ay, pwedeng music, pwedeng lyrics, pwedeng sabay. Pero pag nabuo na yung composition, hindi mo na basta-basta ma-unbundle yung lyrics labas sa music. Para po yung mga anak natin, lagi natin sinasabing ilong ni papa yan, mata ni mama, o tenga ng kapitbahay. Pero hindi yun ganun kasimple biologically, na gaya ng sinasabi ng lawyer ng GMA. Ang expert legal opinion kasi ni Attorney Dick Perez na nakalagay sa statement ng GMA na nilabas sa Inquirer ay lyrics completed by GMA marketing, and that one word from Mr. Granada does not make the piece his own. Marami na pong nag-analyze noon at may nagsabi pa nga na more than a dozen edits yun ah. Basta para sa abogado, one word lang lahat yun. In any case, dito sa Songwriting 102, bigyang diin ko lang ang significance ng one word sa isang komposisyon. At mayroon nga akong isang word na binago na hindi nabanggit ni Attorney Dick Perez sa sulat niya sa PhilsCap. Siguro hindi nasabi sa kanya ng mga taga GMA Marketing o inangkin na rin nila na kanilang collective effort. At yung word na yon ay edukasyon. Ginawa kong pag-aaral. And the question is, significant ba yon? Pinalitan mo lang ang edukasyon ng pag-aaral. Big deal. Eh kung tutuusin, pareho pang ang apat na syllables. Edukasyon, pag-aaral. Mas okay nga yung edukasyon kasi ang title ng plug ay Tripid Handog Edukasyon. Diba? Crucial ba na gawin kong pag-aaral ang edukasyon? Yes or no? Okay. Kakantahin ko ngayon yung parte na yon at gagamitin ko yung melody na nilabas nila sa TV para hindi masabi na ako ay bias doon sa aking tune. Okay. Sa tulong mo pag-aaral ko magagampan. Okay? Eh kung hindi natin pinalitan, ano kaya? Sa tulong mo edukasyon ko magagampanan. Ganda ba? Baka pangit lang yung pagkakanta ko. Gawin nating flowing. Sa tulong mo edukasyon ko. Hindi rin eh. Subukan nating iwas to ang bigkas. Sa tulong mo edukasyon ko. Gabulin natin sa kabila. Sa tulong mo edukasyon ko. Hindi rin eh. Gawin kaya nating reggae. Sa tulong mo edukasyon ko. Hindi eh. Gawin nating jazz waltz. Sa tulong mo edukasyon ko makagam. Hindi na dadaan sa packaging eh. Tango. Sa tulong mo edukasyon ko. Hindi talaga eh. Kaya rin nga nasabi ko, balintungin mo man yung utak mo ng milyong beses, kung wala kang idea kung paano ang music, hindi mo makompose yun ng ganon. And that is why hindi ko sinabing ang trabaho ko ay gawan ng melody yung lyrics mo, kundi to set it to music, gawing musical yung lyrics mo. At may bonus tip pa ako sa inyo. Sa literature, may principle ng redundance. Meaning, pag inulit mo yung gamit ng salita, malimit na kakaumay bukod sa aesthetically and intellectually unimpressive. Kaya nung pinalitan mo ng pag-aaral yung edukasyon, may added value ka pa ngayon ng fresh idiom. And that one word alone could make all the difference in the world between a tripid song and a tupid song. Thank you again for your time. And see you again next time.